Hello, good morning! Good morning, kasi alas 11:30 na pala ito. So, Happy New Year in 2003. And this is my first vlog sa 2003. At ako'y magluluto ngayon. Happy New Year pala sa inyong lahat. New Year pa rin kahit January 4. Kasi wala pa namang February. Kasi sa February, Valentine's na naman. Pero ngayon, nakarid ako kasi nakarid ako nung Pasko. So sa New Year, nakarid ako. Sa pag-vlog, nakarid din ako ngayon kasi I feel powerful kung nakarid. Pati lipstick ko, nakarid din. Sobrang red, no? Ibig sabihin, masaya. Ay, ganun. Masaya talaga. So, since nauumay tayo sa ating handaan ng New Year. So ngayon, magba-vlog naman ako na ako'y magluluto ng isang gulay na napakamura lang kasi lahat tayo ngayon nagulantang sa mga presyo. Grabe ang mahal doon sa ating 600 na onion na hindi ako bumili talaga dahil sobrang napaano ako, napa-atras ako sa presyo. Sa isang piraso, 28 pesos para bang napaka sobrang mahal, no? So sa umagang ito, magluluto ako ng aking gulay para pampawala ng umay. So hindi po ako naglalagay ng karne. Anyway, papakilala ko na sa inyo ngayon, dadalhin ko kayo dito sa aking lulutuin. So sa aking lulutuin ngayong tanghali na ito, papakilala ko itong gulay na ganito. So yung pichay bagyo bang tawag nito? So chinachop ko siya na ganito. So halagang 28 pesos lang ito, no? Mas mura kasi maliit lang yung isang buo. So 28 pesos lang ito. So yan ang bili ko sa gulay na ito. So sa ibang ingredients, mayroon tayong ako ng dalawang itlog. So instead na karni, itlog ang aking gagamitin. So mamaya yan, babatihin natin. So ito, mayroon pala kung hindi nalalagyan. So siyempre mayroon tayong tubig na 1/4 cup. Mayroon tayong oyster sauce na 2 tablespoon. Mayroon tayong light soy sauce na 2 tablespoon. Mayroon tayong sugar, no? Sugar. Mayroon tayong cornstarch na dalawang kutsara. At syempre, mayroon tayong sesame oil mamaya, no? Mayroon naman akong pang garnish. So, eto yon. Mayroon ako ditong, since sinasabi ko nga sa inyo na napakamahal ng ating sibuyas. So, ang ginawa ko, bumili ako ng mas mura yung sibuyas na yung leeks, no? Ito na lang kaysa sa mag-aano ka ng sibuyas na sobrang mahal. So, may sibuyas ako dito na hinihiwa-hiwa ko na lang ganyan. Mayroon akong bawang, may sili ako na green and red, no? Yung maanghang, mayroon akong wanchoy. So, eto mamaya, wala yan. Ibang pagkagamitan ko mamaya yan. So, ngayon, dadalhin ko na dito kayo sa aking, wait lang po ha, dadalhin ko na kayo dito sa aking paglulutuan. Sana nakikita ninyo ito, no? So, dito, ayan, magluluto na tayo. Di baling hindi ako makikita, basta makita yung niluluto ko. Okay, so, maglalagay tayo ngayon ng 2 tablespoon na cooking oil. Hindi ako naggagamit ng olive oil kasi masyadong mahal, no? So, ayan na siya. So, paiinitin natin yan. Ngayon, lalaglag na natin yung, kung mainit na siya, so, syempre, lalaglag natin yung bawang. Yung bawang, kahit, dalawang pirasong 2 cloves of garlic, no? 2 cloves of garlic. Hindi ko masyadong dinaminan ang garlic, no? Ayan. So, lalaglag mo lang, yan, ng ganyan. So, sabi ko nga sa inyo, hindi ako bumibili ng sibuyas kasi sobrang mahal.
So, bumili ako ng isang pirasong leeks na yan na yung aking panggisa. So, maging ano na lang kayo, maabilidad na lang kayo mga misis, mga bishi. Kasi sa panahong ito, wala kang magagawa kung talagang magmahal yung mga panila. Kasi, tumataas talaga yung mga presyo. So, wala tayong magagawa doon. So, yan. So, gisa-gisa mo lang naman yan. Sandali lang naman yan. So, igigisa. Agoy. Yan. Bago ko pala ito anuhin, maglulutuin ko muna. Sorry ha. Ito pala muna lulutuin ko yung ating itlog. Babatihin muna natin. So, set aside ko muna yon, kasi nawawala yung ano ng itlog ko pala. Nakalimutan ko. So, yung itlog muna yung ating uunahin dito. So, babatihin muna natin yung itlog. So, maglalagay din tayo ngayon ng mantika dito. So, konti-konti lang talaga. So, sinisisit aside ko muna yung unahin pala, nakalimutan ko, nagisa ako kaagad. So, ang gagawin pala natin muna ay babatihin yung itlog at iluluto muna natin siya. Wait lang ha. Kasi kailangan ko maghanda ng lagayan. So, yan na siya. So, yung simpleng scrambled egg, yun lang po yung gagawin niya. Di naman kailangan na special ang pagluluto dito. So, yung simpleng scrambled egg, ganun lang po yun. No? So, ayan. Hindi naman kailangan na, so, madali lang naman. Lulutuin na natin siya ng ganyan. Hindi siya masyadong komplikado sa ating pagluluto. So now, ibalik ko na to. Balik ko na siya. No? Yan, ibalik ko na siya. So, yung ating egg, hihiwain na natin siya. So, nakikita nyo, yung egg, hihiwain ko na siya. Para dyan sa ating. So, nahihiwa ko na yung egg natin, no? Sayang. So, ito na yung egg natin. Nahiwa ko na siya, no? Kumbaga, yun yung ating gagawin mamaya. So, igisa na natin. Laglag na natin ito. No? So, simple-simple lang talaga yung ating pagluluto dito. So, lalagay. Alam mo kung bakit nilalagyan ko ng mushroom? Para mag-add to the flavor yung pagkagati, no? No? Yan. So, add mo na rin yung sili. No? Na yung sili na yan na yung pampasipa naman. Yan. Yun yung maganda eh, mamaya. Na mayroon tayong kunting sipa dyan. So, sandali lang ito para gagawin natin yung ating cornstarch ay ating kakanawin dito. Kakanawin natin yung cornstarch. Yan, nilalaglag ko na kaagad. Nagtataka kayo kasi diba usually yung slurry ay panghuli yun. Pero ang ginawa ko,
hindi ko siya pinanghuli, inuuna ko siya. So kakaiba, di ba? So watch lang kayo mga best kasi para makita ninyo. So yan. O di ba? Parang ang dali-dali lang naman. So wait lang po, may kumakatok. Yes, na. Sorry, iniwan ko muna kayo kasi may biyayang dumating. May kumatok, kaya sabi ko wait lang. So, yan. Tapos na natin yan. Lalagay na natin yung ating soy sauce dyan. So, ilalagay ko na rin yung itlog. No? Sabi ko nga sa'yo. Yan. Para yun yung ating pampaalis umay. So, yan. Kahit wala kayong karni, no? Pwede kayong maglagay. O, diba? Saglit lang naman. Tapos ilalagay natin yung konti sugar. O, diba? So, huwag natin i-overcook kasi ang pagluluto dito ay hindi overcook. So, lalagay ako ng dash of sesame oil. Kasi para flavoring lang. So, wow. Ang sarap ng aroma. Ngayon, tikman ko na siya. Itignan natin. Okay. Sakto lang. So, ngayon, platings na natin. Gusto nyo dito na lang ako mag-platings? Ganito na lang ang gawin ko, oh. Kasi, medyo mainit. So, eto na po mga bis, oh. Ang dali-dali lang yan. So, mayroon na kayo ganitong gulay. So, napakadali lang. Nakaluto na kayo ng ganitong gulay na napakaganda. Na hindi ninyo akalain. Ayan na. Ito na po yung ating gulay na pampaalis ng umay. So, syempre, lalagyan muna natin siya ng eto. Ayan. So, yan na oh. Napakasarap, napaka maiindulge naman siguro yung mga kakain nito. So yun, napakadali lang, no? Sobrang dali lang talaga. So lalagyan ko pa siya ng additional arti. Oh. Ayan. So, tapos na yung ating pagluluto ng ating gulay na pampawala ng umay. Sasabihin ko sa inyo, talagang sobrang sarap niya. Sobrang sarap niya talaga. Hindi ko akalain na sa, ayan, sa halagang, hindi nakikita yung sili, no? Ayan. Magkano bang itlog? Ang itlog is 7 pesos ang isa. So, naggamit ako ng dalawa. So, sabi ko nga sa inyo, yung gulay 28 pesos lang.
I-try nyo ito mga meses, mga besiel. Simpleng-simple lang ang lasa. Basta, kung gusto pa ninyong damihan ng gulay, kasi para makakatipid hanggang mamayang gabi, total may itlog na siya, dagdagan na rin ninyo yung panlasa, dudublihin ninyo yung panlasa, ayon doon sa recipe na ginagawa ko, is pang isang tao lang. Ah, siguro ito pwede na sa dalawang tao, no? No, pwede na sa dalawang tao, oo. Kita mo, nakakapag-gulay ka pala ng walang karne. Actually, sa gulay, kahit wala ng sahok o salok, no? Kahit wala ng karne. Mas gusto ko pa nga walang karne. Pero ito, para makakakain yung chikiting ninyo, lagyan nila ng itlog. Kasi kahit gulay yan, may mga bata kasi na hindi talaga mahilig sa gulay. Pero pag nakita nila may itlog, yummy na yan sa paningin nila. So, thank you for watching. Eto ha, halagang ilan lang ba ito? Magkano lang ba ang gastos ko nito? So, kayo na po yung magkukwenta. Dalawang itlog na 7 pesos ang isa, so 14. Plus yung gulay na isang pirasong maliit lang na Bagyu Pichay. Bagyu Pichay ba ito ang tawag nito o Tagalog Pichay? Hindi ko ano eh, basta Pichay ang alam ko, Pichay. Kasi di ba may isang green? Ano ba yun? Basta yun na yun, no? So yung isang maliit lang ng ganyan, i-chop mo lang. Ayon sa laki ng gusto, kung ano yung gusto, yung preference na gusto yung laki, bahala kayo. Kasi sa akin gusto ko yung chop na makikita mo talaga na chop, hindi yung durog-durog. So ang pagluto ng gulay is just half cook lang talaga. Huwag din yung talagang huwag din yung i-overcook kasi parang hindi yung maganda. O mas maganda yung pagkagat niyo may crunchy. So nilagyan ko siya ng wanchoy. So magkano lang yung wanchoy? Kasi pang pa-add the flavor lang pagkagat ninyo, 10 piso. So, 20. Pagpalagay na natin 30 yung gulay, plus 1, so 40, plus itlog na 2, 14. So, magkano lang bang gagastusin ninyo? So, mayroon na kayong masarap na gulay na with itlog. So, mga misis, maging abilidad lang tayo. Kaya, Happy New Year sa inyong lahat na sana'y kayo ay maging fruitful the whole year, no? Kagaya ko, naka-red, at ibig sabihin yan, fruitful at saka in love. So, talagang in love. Diyos ko naman, dahil in love talaga siya. O, kanino kaya? O, yan ang tanong. Okay? So, thank you for watching. Paki-like, paki-share, paki-subscribe. Paki-view naman ng aking page. Maganda kung i-subscribe ninyo para lagi kayong updated kung ako'y magluluto dito. Kasi bihira na lang ako magluto. So this time, magbablog ako ng dalawang beses para sa susunod na linggo, kahit hindi ako magluluto, mayroon na akong i-upload sa aking video na sa aking YouTube channel na Rufa's Kitchen. Kaya paki-subscribe naman. Paki-like and share. Paki, oh, sino man yung nagsa-shoutout dyan, isa-shoutout ko kayo pag nabasa ko. So, thank you for watching once again in my vlog, Rufa's Kitchen. Happy New Year once again. Bye-bye.